Praise the Lord. Hallelujah. Ang sarap umawit sa ating mahal ng Panginoon. Amen? No? Napakasarap. Mawit ba tayo ng buong puso kanina? Praise the Lord. Napakalala ko na samantalan po natin na kapabing po tayong ganyang gawain. Ibigay po natin ang buong puso yung pag-aawit po sa ating mahal ng Panginoon. Diba? Kasi bakit po? Kasi deserve niya po ang siya'y awitan at purihin po natin. Amen? Salamat sa Diyos. Hallelujah. Kumusta po ang ating buhay-buhay ng nakaraang araw po natin? Once again, kumusta po ang ating mga pang-araw-araw na pamumuhay po natin ng isang linggo? Nakakapagod po ba? Ano po? Ayun. At syempre, nakaka-stress pa, no? Especially na ngayon, mga parang natin ngayon, kasi ang kalsada po natin, ang bumabiyahe po ay sobrang traffic na po. Kasi holiday season na po tayo ngayon. Diba pag alam po natin kapag pumasok ang December, ang mga tao po ay mga busy na po, di ba? Paano na po mga pagkakabalahan? Right? Yung mga dati mo lang pera ngayon, kakapera pag-araw po ng Kapaskuhan. At pasok lang ng December, marami na mga preparation ang ginagawa para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Amen? Kaya tayo naman sa ating mga Kristiyano naman, di ba? Dapat ang pinagandaan po natin ay ano, yung karawan po ng ating mahal na Panginoon. Amen? At syempre, sa lupo rin sa linggo, nagtagumpay po ba tayo? Nagtagumpay ba din sa ating buhay? Praise the Lord. Sige po, para pati mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Sige, kung bakit tayo nang sabi ng nagtagumpay tayo sa biyaya ng Panginoon, kasi nandito po kayo ngayong umaga. Amen? Kasi binigyan niyo po ng pagkakataon na siya ay purihin at sambahin ang Diyos. Amen? Kasi kumapasin po natin, maraming tao po ngayon na imbis sa church po ang punta, sampung punta. Sa mall, sa Divisoria, sa Taytay Changge, so, doon sila mga abala. So salamat sa Diyos dahil nandito po kayo ngayon sa umagang ito upang katagpuin po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Sige, parapang po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At ako po ay nagpupuri ko pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Once again, ako po ay muli magamit upang magbahagi po ng kanyang mga salita. At salamat din po sa nakaraan na prayer meeting po nung last Saturday, well, Tuesday, ang holiday po, ano. Salamat na sa mga leader po na nag-operasyon po, na kahit wala po yung ating pinaka-head pastor o pastor Amini po, ay nandun po ang lahat ng mga leader. So salamat po sa ating mahal na Panginoon. At naging matagumpay naman po, ano. So salamat, sabi ko nga kay Pastor, Pastor, parang hirap po na, ano, na mag-handle ng mga leader kasi first time ko po na mag-handle ng, ano, ng leaders meeting po. At the same time, sa ganitong congregation, first time ko po. Pero salamat sa Diyos. Then, kahit na malayo po si Pastor Amini, nasa kasapos siya ng ating mahal na Pastor, andun pa nga niya, ano yung pag-suporta, andun pa nga encouragement na sabi niya, brother, kaya mo yan. So isito mo na parang tuturo ka ng Bible study. Sabi ko, Pastor, sa Bible study nga po, kinakabahan na ako. Lalo pa po yung nasa harapan ko ng pag-tuturo. Pero sabi niya, binigyan niya ko na yung word of encouragement kay Joshua. Sabi, lakasan mo ng loob mo, tibay mo ng loob mo. At huwag kang mayroon na magpagi sa salita ng Panginoon kasama ka ng Diyos. Amen? So ganyan po tayo sa ating mga buhay Kristiyano. Amen? At inay niya magpulang lahat at tayo pwede tumayo at magpapasa po tayo ng kanyang mga salita. At mapansin po kung mabibli po tayo sa kanyang-kanyang Juan. Diyan po tayo sa Juan, chapter 1, verse 29 to 34 po. Ayan po. So, pangunahan ko po, sa salitang po tayo. Sabi po sa 1 John, sa John, chapter 1, verse 29 to 34. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalat sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparito nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ang
34, ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan ko siya ang anak ng Diyos. So, talong po tayo sa Hebreo, chapter 9, verse 11 to 15 po. Sige, basa po. Verse 11. Okay. Verse 12, pumasok siya hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o goya, kundi sa pamamagitan ng sariling dugo. At nang maganap na niya ang walang hanggang katubusan, pumasok siya sa kabanal-banal ng dako na minsan lamang at magpakailanman. Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makakapagpalinis ng inyong budi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? Ihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos ng walang kapintasan sa pamamagitan ng tulong na walang hanggang Espiritu. Sige, let's pray once again. Purihin ka, O Diyos, sa pagkabasa po na yung mga salita pa ng God. Hallelujah. As we continue praising you, as we continue study your word, Panang God, ay patuloy po namin inaanyahan ang pagkilos na yung banal sa Diyos sa kalimpong kalagitan, O Diyos. Hallelujah. Buksan mo, God, ang mga puso, ang mga espiritual pagunawa upang maintindihan po namin ang mensaheng nais mong ipating sa bawat isang Diyos. Hallelujah. At ako po, nang gagamitin mo, O Diyos, sa umagit at Panang God, Lord, itago mo lang po sa inyo, Panang God. Tunay nga po, Lord, kung hindi mo kasama, ako po ay walang mga gawa, Panang God. Lord, tabihan po ang bawat isa amin sa umagin, Panang God. Hallelujah. Na magkaroon po ng kagalakan na makinig po na yung mabuting balita ng Diyos. Hallelujah. At mahayag ang iyong mga salita ng nahayag po lamang sa iyong kalubag, Panang God. At ayaw mo, Diyos, na sa iyong pag-aaral ng iyong mga salita, sa iyong pagbulay-bulay po, Diyos, ay kailangan po makapurihan, may taas at madakila tayong sa pangalan ni Jesus, ang lahat na magsabi ng Amen. Hallelujah. So ito, makapula po tayo. Okay, ba nga ito? Yan. Who is Jesus as the Lamb of God? So yun po ang pinakatema po natin. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang nagsasabing kilala nila ang Panginoong Jesus. Tama? Bilang Diyos at tao. Pero meron din po mga sekta na hindi naniniwala ng Jesus ay Diyos, kundi tao lamang. Okay? Pero wala silang ideya o kaalaman kung ano ang pinakalayunin, kung bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kaisa-isang bugtong na anak, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Wala silang ideya o kaalaman kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus dito sa lupa kung siya ay nabubuhay pa. Agree po ba kayo doon? Kasi ako po, doon pa ako galing. Okay. Kahit nasabi ko po sa inyo na before, ako po ay deboto ng Nazareno. Akala ko, si God the Father lang Diyos. Okay. Akala ko si Jesus anak lang. Wala akong ideya na meron pa lang siyang ginawa para sa akin o para sa atin lahat para po tayo ay mapalaya o matubo sa ating mga kasalanan. Imbis na doon po tayo sa impyerno, si Jesus po ang nag-alay ng buhay para sa atin po. Yun po ang hindi po natin alam before. Nung nasa dati pa natin tayong pananampalataya. Tama po ba? So akala natin sa pagkala natin, pagsimba natin, okay na, tapos na. So hindi pa pala. Okay. Kulang pa po yung kaalaman po natin. Ngayon, paano natin makikilala ang Panginoon sa ating buhay? Kung ano ba kanyang mga ginawa sa atin? Ayun po. Kayo po, mayroon pong ibidiya sa atin? Bakit sa atin kung anong ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Ano po? Tinapo niya, no? Okay. So, malalaman po natin yan sa pagdating po natin mga gawain. Pero kung hindi po tayo umatin ng mga gawain po, limitado lang po ang ating kalaman sa ating Panginoon.
Tama po ba? Kakaunti lang po ang kalawang po natin sa ating Diyos na buhay. Akala natin, pagkatapos nating mamatay, tapos na. Hindi pa po. Okay? So, who is Jesus is the Lamb of God. So, sino si Jesus bilang kordero ng Diyos? Bakit Lamb of God? At sa pagkakapak. Yan. Ano po nakita nyo? Tupa. Okay. Ato pa? Amo. Malinis. So, walang kapintasan po yan. So, yan po ang nag-represent si Jesus as a young sheep or tupa at walang kapintasan, siya po ang nag-represent na siya ay Lamb of God. O kordero, o alay, o inihandog ng ating mahanap ng Jesus. Para kanino? Para sa ating po lahat. Para mapalaya po tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Kasi bakit? Kasi alipin po tayo ng kasalanan before. Okay, balikan natin sa parang Old Testament. Kasi diyan pa ang pinaka-origin po niyan sa Old Testament. Okay, ba, Atalizer? Ayan po. Jesus is our Redeemer. Siya po ang ating manunubos. Bakit manunubos? Sabi dyan, verse 29, kinabukasan, nakita ni Jesus, ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Take note, tingnan po yung sanlibutan. Ano ba tinutukoy ng sanlibutan? Tayo lahat yun. Ibig sabihin, general po, na inalay ng Panginoon ang kanyang sarili para maalis tayo o mapalaya tayo sa kasalanan. So, ibig sabihin po, ang kaligtasan po, ang buhay na inalay ng Panginoon ay para sa lahat po. So, sa atin, bilang isang Kristiyano, huwag po natin ipagkait na ibahagi din po natin yung kaligtasan na sa atin. Huwag po natin ipag na sarilinin po natin na nalaman natin na si Jesus pala, siya pala ang dakila pong manunubos. So, kailangan ibahagi sa ibang tao. Ganyan po ginawa ni John. Okay? Kung nakita niya, pinatutuhanan niya, sa ibang translation po sa King James yata, sabi niya, behold. Tingnan po yung tingnan ninyo. Okay? Tingnan po yung word na tingnan ninyo. So, ibig sabihin, mahalaga po yan. Bawat isa pa, tingnan ninyo, na ang kordero ng Diyos na anak ng Panginoon na nag-iisa, ang siyang mag-aalis sa atin sa kasalanan. Same time, sa libutan, sa mundo po ating ginagawa. By Jesus. Parang Old Testament, diyan po sila pinag-uptisa yan. Again, Patrizer. Paano ba ang kordero nakapag-alis ng kasalanan ng tao? Diba, Patrizer? Di ba sa Old Testament po kasi nyo? Si Jesus Christ, siya po ang hinula bilang maninubos before. Tama? Alay. Siya ang hinula ng mga propeta before, sila Jeremiah, sila Isaias, lahat. Siya po ang inulan na siya ang maging manunubos pagdating ng panahon. So, sa panahon po na yan, sa Old Testament po, sabi po dyan, yung baptism, kailangan lalaki ang tupa o ang kambing. Isang taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa ikalabing apat ng buwan sa at sa kinagabihan. Sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong hipo. Ang sasalita po dyan si God the Father po, si Yahweh. Kasi sa Old Testament po, si God the Father ay nakikita personally. Ay, nakipag-usap na naramdaman siya personally. At papatayin ang lahat ng pangalan na lalaki. Maging hayop man o maging tao man o hayop at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. So, salita ko dyan, ngayon Padre said, dugo ang magsisibing palatandaan ng mga bahay na iyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may bahay ng dugo o bahay ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo kapag pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So, sino yung tinutukoy niyan dyan ni God the Father ko? Yahweh. Napaparusahan daw niya.
Okay. Ang kwento pa niya si Paraon po, sobrang katigasan po ng ulo ni Paraon. So ang dami na pong ibinigay ng mga salot kay ano, kay Paraon, no? Para palayain po ang buong Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero natil pong matigas ang ulo niya ang puso ni Paraon, ang kanyang puso. Kahit na, di ko alam, parang pangsyam yata, pangsampo na salot na ibinigay niya. At isa, pagkatapos, doon palang pinalaya ng Paraon yung mga Israelita. So yun, sabi ko ni, ano, ni Yahweh, na panong Diyos natin kay Moises. Ngayon doon dati makikita na yung dugo po ang ginagawang alay before para sa ikatutubos po ng kasalanan. Dugo ng hayo po. Kumabay kang pangitan sana yung walang kapintasan. Blameless, spotless po. Walang karumihan. Yun po ang hinahanap before sa Old Testament. No, yun po ang hinahanap na ano, na alay o handog para matubos daw po ang tao sa kasalanan o sa mga Israelita. Pero sad to say, kahit anong alay na kailangan matupa o hayo na perfecto, ay wala pa rin nangyayari. Kaya natinig pa rin sila dun sa katigasan ng puso ng ulo. Kaya hanggang sa ngayon, sa ngayon, diba, marami pa rin mga Israelites na nag-iinti ng tagapagkasto. Kasi ayaw nang kilalanin ang ating mahal na panin Jesus. Okay. So yung malinaw po yan, ha, sa pang-old design pa lang, doon na po nag-umpisa yung pag-aalay o pag-sacrificio ng dugo ng hayop o yung walang kapintasan. So sa panahon naman po natin ngayon, sa panahon natin ni Jesus, siya ang namatay at ang sarili ng dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan. So isipin niyo po, isa siyang Diyos. Kaya para masabi ng Philippians, saan siyang Diyos, ibinaba niya ang kanyang pagiging Diyos para tubusin po tayo. Nagpakumbaba siya, inalis niya ang pagiging Diyos at namuhay na parang alipin, parang kanino po sa atin. Lagi po tandaan, si Jesus Christ, hindi siya pumunta sa mga matuwid, kundi sa mga taong makasalanan. Yun po ang pinakalayunin ng ating mga lapansos. Para mapalaya po tayo, para magkaroon po tayo ng katubusan. Okay? Okay, Patrizer. Sabi po ng Hebreo 9:12-14, sabi natin kanina, pumasok siya hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing o goya, kundi sa pamamagitan ng sarili ng dugo. At nang maganap na niya ang walang hanggang katubusan, pumasok siya sa kabalal-balal ng dako ng minsan lamang at magpakailaman. So, ibig sabihin, tinan po yung minsan lamang. Isang beses lang po. Isang beses lang po, inalay o nag-alay ng dugo o buhay ang ating Panginoon sa ating pong mga makasalanan. Okay? Kaya ba, Trezor? Ang dugo ng mga toro at ng kambing at ang abo ng dumalagang baka na winiwisik doon sa mga marurumi ay nagpapabanal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makakapagpalinis sa inyong buti mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? Ihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos na walang hanggang kapintasan sa pamagitan ng tulong ng walang hanggang Espiritu. Ayaw ba 15? Wala na. Hanggang 14. Okay. So, si Jesus po dyan, ang ginawakan po natin ano, ang pinakahandog po ng ating mga kasama. Okay. Pag-ibang natin sa verse 12. Yan. Si Kristo ang handog sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan lahat ng tao. So siya po ang naging daan para ang lahat ng tao ay magkaroon po ng kaligtasan. So mapalad po kayo mga kapatid na nandito ngayon sa mga oras ito, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang mga salita. Mapalad kayo kapatid sa mga oras ito, na laman niyo po na si Jesus ay tinubos po tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Dapat po sa impyerno po tayo. Ako ba? So, paano sa ating pumasok kasalanan? Namana po natin yun. Namana po natin ang ating kasalanan sa ating mga ninuno. Kanino po? Kay Adan.
kaadan, okay? Doon po natin naman ang kasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po ako nagkakasala, hindi po tayo nagkakasala. Likas po sa tao po ang makasalanan. Okay? Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay naging malinis sa harapan niya. Okay? Langit ng karumihan natin yung pagiging makasalanan natin tao. Hindi ko lang laging pinabanggit si Sir Juby na, na sa kanyang prayer po. Sabi nga sa kanyang salita. Sabi niya sa ating panalangin, hindi tinitingnan po ng Panginoon Jesus o ng Diyos Ama ang kasalanan ng tao. Kundi ang nakita niya sa atin ay ang pagiging matuwid ng ating Panginoon Jesus. Dahil po sa ating pananampalataya. Kaya tayo nakalapit sa ating mala Panginoon. Siya yung naging parang intercessory po natin. Kapag naman talagang nagamali, mediator po natin siya. Siya ang tagapamagitan po natin. Huwag mo ano yun kasi alam mo, bigyan po ng pagkakataon niya. Parang nadapat tayo, nagkasala tayo, nagkulang tayo, ayun si Jesus. Kasi ating panalangin, di ba? In Jesus' name. In Jesus' name. Hindi po mawawala sa panalangin po natin. Dapat sa pangalan ni Jesus. Kasi siya po ang magdadala ng ating panalangin through God the Father po. Kaya po, sa ating pong panalangin, huwag po natin kalilimutan po yan. Okay? Yung sa pangalan ni Jesus. O sa pangalan ni Jesus. Sabi pa ng 1 John chapter 2, verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng so, ibig sabihin po, si Jesus ay naghihintay lang po sa atin, mga kapatid. Kung tayo po ay nagugulang, andyan lang po ang ating mahal ng Jesus. Lahat lang po tayo. Okay? Kung tayo po ay nanadapa, kasi sometimes meron tayong mga pagkakataon na nahulog or nadaya. Iba kasi nahulog at yung nahulog kung ipapatuloy. Nahulog, hindi mo sinasadya. Pero yung napapatuloy sa pagkakasal, alam ng kasalanan, pero ginagawa mo pa rin. Eh, parang ipinapako mo po ulit si Jesus Christ dun sa cross. Tama po ba? Well, parang ulit mong ginagawa yun. Okay? At bakit tayo naging makasalanan? Siyempre, sa atin po, sa ipo ng Roma 3:23 po, ang lahat po ng tao ay magkasala. Walang matuwid sa harapan ng ating manapos. Kaya kailangan po ng tao si Jesus. Kailangan ng tao na malampataya sa ating Panginoon Jesus. Kasi siya lang po ang daan para yung pagiging makasalanan po natin ay mapalitan ng pagiging matuwid ng ating Panginoon Jesus. Tumapas siya sa ating panalangin, di ba? At Lord, parang ang panalangin ko, parang hindi mo naririnig. Dahil po sa ating mga kasalanan. Kung dahil sa biyaya po natin, mahal na Panginoon, siya po naging daan para yung panalangin po natin ay magkaroon po ng katugunan. Okay? Okay, Father Isaac. First Peter po, chapter 1, verse 18 to 19. Nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Okay. Ano yung mga walang kabuluhan doon na pamumuhay before? Yeah. Yung parang mga routine na lang sa buwan ng mga Israelita. Kasi alam nila na kapag nagkasala isang tao, ang mga Israelita, ano gagawin nila? Maghahandog lang eh. Kasi yung parang covenant before ng God the Father sa mga Israelites. Kapag nagkaroon siya kautusan, na kapag nagkasala kayo, maghandog kayo ng pinaka-perfectong hayop, iba pa kayo, panganay na hayop at walang kapintasan, ito yung maging daan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan ko nila. Okay? Pero dahil nga sa ang mga Israelites, dahil po sa katigasan talaga ng ulo, dahil parang pinangawakan nila mag-aalay lang pala ako ng hayop or puting guya or panganay na maganda. At yung pinakamagandang ani, i-aalay ko sa ating mga Panginoon. At yung pinakapunong pare naman, siya ang magdadala sa covenant nila, okay, sabing na kapag hindi ka patapat, yung nagdala, masusunog din yun. Okay, hindi ka patapat ng mag-alay. Pero by Jesus Christ, yung tabing na po yun ay nawala po. Napunit po yun. Okay. Yung dating tabing natin before ng mga Israelita, pag sila mag-ahando, hindi sila personally ang pupunta. Kundi meron pang yung pinakapunong pare nila ang pupunta. Sila magdadala ng handog nila para sa kapatawaran doon ng kanilang mga kasalanan. Tama po ba? So
Pero sa panahon po natin yan, hindi na po. Tayo po ay malaya ng makakalapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? Meron ka ng access sa kanya. Anytime, but for example, ngayon nagkasala ko ngayon, anumang oras pwede kang lapit sa kanya. Hindi mo nahintay ang Friday o ang Linggo para minagtawad siya na gawang kasalanan. Hindi mo nahintay mag-birthday ka para makapagbawas ng kasalanan o magsimba. So isa po yung sinatanggap po natin na biyayan sa ating mahal na Panginoon. Anytime kapag nahulog po tayo sa ating nahulog po tayo sa pagkakasala o kasalanan, pwede po tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon. At may po ipinangako ang ating mahal na Panginoon. Nabanggit ni Brother Craig kanina, ay sa salita ng Panginoon, 1 John 1:9. Kung ipinapayag po natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matalino. Tayo po ay lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Through Jesus pa rin yun. Sa Panginoon Jesus pa rin tayo. Okay? Ang ating Panginoon Jesus bilang kordero ng Diyos ay hindi lamang manunubos. Okay? So hindi lang po lang tatapos doon. Meron pa po siyang ginawa. Kaya di ba ba nasabi ko tayo na hindi lahat po ng tao ayaw ko lang. Siguro sana and I pray na sa kahit mga Kristiyano ay alam po nila ito. Siyempre, marikli ka ang kalaman mo by reading the Word of God, by praying and atin sa mga gawain. Pero kung nasa loob lang po tayong tahanan, kung atin lang po tayo ng Sunday service, maganda po yun. Kasi sa part of the name po natin, sa pagpulis sa ating mahal na Panginoon. Pero mas maganda po kung ano, yung may pero tayong fellowshipping. Ano, kasi matatagyan pa natin yung mga kaalaman. Pero kung sa loob ng tahanan, dahil kusap ko sa akin, pag mayroon po kayo na isang bagay na itunuro ko na hindi naintindihan, hindi kayo pwede magtanong sa akin. Tapo ba? Tapo ba? Ngayon, sa Bible study, sa mga fellowshipping, pwede kayo magtanong. So brother, ano bang ibig sabihin nito? Kasi hindi ko naintindihan. Sino po ang kagandahan kapag umatid po tayo ng mga gawain? Same time, mas lalo mo niyo pong makikilala ang ating mahal na Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus bilang kordero ng Diyos ay hindi lamang manunubos, kundi siya man ay ang mga sumusunod. Ito po, diyan po natin malalaman, Jesus is the omnipresent God. Si Jesus po kahit saan ay nandiyan po. Kahit saan lugar, nandiyan siya. Okay. Meron po mga tigap mga namimilos po po na hindi po pwede si Jesus nandito sa mga sekta. Meron po mga ibang sekta po na gano'n ang kailang, ano, ang kailang paraan ng pagtulog o doktrina. Okay? So sabi po dyan, Jesus is the omnipresent God. So kahit saan, nandiyan si Jesus. Anytime, anytime, anywhere, anumang oras, pag kailangan mo siya, andyan lang siya. Pwede kayong makalapit agad sa kanya. Okay? So yan po ang isa sa mga nagawa po ng ating mahal na Panginoon. Okay? Na parang ano natin yan, natanggap ni biyaya sa ating mahal na Panginoon. Sabi po ng verse 30 to 31, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. So doon pa lang lumalabas, si John Paul salita dyan ha. Okay. Na sabi niya, bago pa man daw siya ipanganak, nandun na siya. Sino tinutukoy doon na siya? Si Jesus po. Pero, ito, lagi kalaman, si Juan po ang naunang ipanak kay Jesus. Panganay po ng anong na buwan yata, si Jesus, si Juan kay Jesus. So, pero ba't nabanggit yan? Again, sapagkat siya ay naroon ng bago pa man ako ipanganak. So, ibig sabihin, doon pala lumalabas na si Jesus, okay, ay nandiyan na talaga. Before pa. Hindi ko rin siya kilala noon. Subalit ako'y naparito nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. So itong pangarap ko ni, ano, ni John the Baptist po sa mga Israelita. Before. Okay. Kasi tatanong sila na paano nagkaroon sila sa pangarap ni John the Baptist. Maraming ano, na naliwanagan patungkol sa mga kautusan. Okay. Nagkaroon sila ng desire sa ikaw na ba Mesiyas? Ikaw ba yung Kristo? Ikaw ba yung tagapagligtas? Yan sabi niya kay si kay John. Kasi nangangalan po si John the Baptist po. Nangangalan po siya sa kaligtasan. The same time, yung bautismo sa tubig. Nangangalan po si John the Baptist po. Okay? Nagkamali sila na akala na siya ang manunubos o ang Kristo o Messiah. Pero sabi niya, malinaw na malinaw po na si Jesus po ay naroon na po.
kumbaga, ang trabaho lang po ni John D. Baptist ay ipakilala si Jesus as a Messiah, as a Savior, as a Redeemer. Okay? So, yung malinaw po ha? Ano naman nyo po? Okay. Lagi po natin si John D. Baptist, kahit siya yung naunang tangana, pero kinikilala niya po na si Jesus ay mas naun. Okay? Yung supremacy po ni Jesus Christ ay kinilala po ni John D. Baptist. Okay, mga tarasan. Ay po, John 1, chapter 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na sinisigaw. Siya ang tutuoy ko ng aking sabihin, ang dumating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, si Jesus Christ, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinamalan. Okay? At sabi po ng Genesis po, para malinaw po tayo. Yan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ito pa ano, the creation po yan. Pagkatapos ng creation ng God the Father, na po niya, sabi niya, likain natin ang tao. Tingnan po yung likain natin. May kausap po siya dyan, si God the Father. So, sino ang kausap niya? Si Jesus. Kung bakit nasabi ni John, na naroon na siya bago pa siya ipanganak, kasi dyan pa sa creation pa lang po, pinatotohanan na si Jesus ay nandyan na po. Okay? Genesis chapter 1 verse 26. So malinaw na malinaw po dyan na si Jesus ay omnipresent God. Tingnan niyo po, sabi po ng ibang mga tagapagturo, ilang libong taon po ang pagitan nila. From Old Testament to New Testament, ilang libo po ang pagitan. So, ibig sabihin, si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Tama po ba? Si Jesus, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at Isaac, at siya rin po ang Diyos natin ngayon at magpakailanman. Amen? Kaya huwag po tayo mag-aalal o mangamba. Kapag mayroon po tayong mga problema o mga pagsubok na pinagdadaanan, kung tayo po ay nanghihina, lapit ka lang po kay Lord. Ang sabi ko ng Matthew, chapter 11, verse 28, lumapit po lahat kayo napapagalan. At bibigay ko kayo ng kapahingahan. Anytime, kahit nasaan ka man po, or tayo, or ako, pwede po tayong lumapit sa ating mga Panginoon. Pwede tayong manalangin. Okay? O sino nalangin dito? Lahat, praise the Lord, tarapakan tayo yung mga sarili. Yan, purihin po ang Diyos, okay? So Jesus is the omnipresent God. Nandiyan po ang ating mga Panginoon. Siya po ang Diyos noon ngayon at magpakailanman. Amen? Ano po yan? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap. Malaki o maliit. Meron pa tayo, sir? Ah, wala na. Okay. So, yun po yung si Adan, yung nilika si Adan, si Adan. Okay, si Adan po muna nilika po, ha? Okay. Pangalawa si Adan, si Eva. Okay. Pero ang anong po yung Eva dyan, katuwang. Hindi katuwang. Mga baya pa, may interpret nyo. Hindi po kayo makatulong. Katuwang po kayo ng mga lalaki. Okay? Okay. Tama po, ha? Kung anong kailangan ng lalaki, yung babae lang siya magpupuno. Siyempre, yung babae naman. Yung buong muna yung pangalandaman na yung kulit na yung asawa, parang ikaw na, for example, pag malaki yung sahod ng babae, di ba? Parang na, parang tao dun, na nandilisahin na lang. Huwag naman po ganun, okay? Sila yung pinatandaan, sa creation pa lang po, okay? Nauna nilikap ang lalaki. Yung babae, magpasakot yun naman. Siyempre, yung lalaki naman, di po kit lalaki, ganun pinakapuso sa mga asawa na parang patulong, yun po maganda, di ba? Bakit? Nagkakasala rin po tayo dyan. Ano po sabi ng Bible? Malim po, paano may nibigyan sarili? Malim ba yung asawa, yung partner, di ba? Kung paano ito maging inalagang maging pogi ka, maging maligong batyo ba? Dapat yung asawa din, maging maganda. Amen? Nagagawa po natin yung mga asawa po natin. So dyan pa lang, malinaw na malinaw po, okay? Pero yung wangit po, tintoy po dyan, ano po yan? Dahil po, sabi ba, magtaka kayo? Kasi marami po mga filosofo, ano? Sabi na, ang si Jesus rin, nakaupo sa anong tayo. Sa trono daw, nakaupo. So, maling katulungan po yun. So, yan po, ang nakuha po sa atin natin, sa ating God the Father, Jesus Christ,
yung emosyon, ang daming po natin, yung kaisip po natin, nakuha po natin sa ating mga lapalim. Okay? Okay, Walterism. Yan. Mabilis tayo ngayon. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Si Jesus daw po, ang siyang nagbabautismo sa banal na Espiritu. Di ba, balikan ko si Jan, di ba, noong siya nangangaral siya, ang sabi niya, ako'y nagbabautismo sa tubig. Pero si Jesus mismo ang nagbabautismo ng Holy Spirit. So, anong trabaho ng Holy Spirit? Okay? Sabi niya, verse 32, ganito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapatin na buwan sa langit at nanatili sa kanya. Okay, Batres. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa Diyos ang sa tubig ang nagsabi sa akin, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, sino tinutukoy po dyan? Si Jesus po. Si Jesus po ang siyang magbabautismo sa banal na Espiritu. Okay? Sa bawat isa po sa atin yan, si Jesus po ang magbahan niya ang magbabautismo po sa banal na Espiritu. Pero malinaw po dyan, sinasabi po dyan na si John the Baptist po, like po sabi sa atin, ano lang tayo, parang natin. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, kailangan din po natin ano yung baptismo. Na parang pattern po natin yan eh. Na kailangan po rin baptismo sa water baptism na tinatawag. Magkaiba po yun ha. Magkaiba po yung water baptism at baptism of the Holy Spirit. Okay? So mamaya, pag-alam po natin kung yung water baptism of the Holy Spirit. Kung ano nagawa nung banal ng Espiritu kung sila'y mapuspos sa pamagitan po ng Jesus Christ. Okay? Sa parang nila Pedro. Ayan ba, Tresor? Ayan. Sabi po ng Marcos, chapter 1, verse 18, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. So, siya po, si Jesus Christ po siya. Siya po ang magbabautismo sa atin. Okay? Kaya sabi yan, si Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Pag ina na po yung nakuha natin ano, na ginawa o nagawa o character ni Jesus Christ sa atin. Pag-ibato yung sir. Ano yung una? Palas, balik mo sa yan. Pag-ibasa nga po. Pangalawa? Yan. Pangatlo? Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. So sa atin po, bilang isang Kristiyano, napakalaga po ng gampay ng banal na Espiritu po sa atin. Pag-ibato yung sir. Dito sa mayroong verse doon, di ba? Okay, wala. Sa Marcos yan. Binautismo mo kayo sa tubig, ngunit babautismo niya kayo sa Espiritu Santo. At sa Acts po yan, ipinangako po natin malapit sa kanyang mga alagad. Okay? Sa kanyang pag-akit sa langit, mayroong bababa na banal na Espiritu. At kapag yung banal na Espiritu po ngayon ay dumapo sa kanila, sila po ay magkakaroon ng ano? Katapangan po. Okay? Doon po yan sa Acts chapter 2, verse 3 to 4 po yan. Na kung saan, habang kakatipuntipong po sila Pedro, yung ipinangako po na banal na Espiritu ay bumaba po sa kanila. Meron po di lang apoy. Sa bawat tao na nandun, sa pagkanang pagtipon, ay nabautismo po sila sa Espiritu Santo. Yung po ipinangako ng ating Panginoon sa mga alagad. At ano nangyari doon? Okay? Ano nangyari sa parang nila? Sa parang ni ano? Nila Pedro. Nagkaroon po sila ng ano, ng katapangan. At sila rin po ay nakapagsalita po ng ano, iba't ibang wika. Yung wika ng paninggawa niyo, kung sino po na nakapakinig, like po sa pala ko, baka mga messenger niyo po. Like po sa pala ko, nagsalita ko mga Bicolano. Okay. At mayroon Tagalog, na hindi niya tinasalita ng Bicolano. Pagdating sa kanya, maintindihan niyo yun. Diba? Okay? Dahil po sa tulong ng banal na Espiritu yun. At the same time, dapat po, pag ano, meron pa paliwanag kung tayo pa nag-speaking tongue. So, ano, pag-set up po tayo ng, ano, ng iba't ibang wika. Okay? Dapat meron po magpapaliwanag, hindi lang yung ikaw lang. But, speaking tongues. Sinasabi ni Pastor Sani, Abracadabra, Sisbumba, or something else, Honda, Kawasaki,
Okay. So dapat meron kang mapaliwanag nun. Okay. Kung sakali na meron, na meron ka kasi ano yun eh. Parang ano yun. Gift of tongues po yan. Special gift ng friend. Okay. Gifts po natin yan. Spiritual gift na natanggap po sa ating mga friends. Yan po ang muna natanggap po na ano. Na pagpapala po ng mga apostol. Nung sila po ay nabautismon sa Spirit. Okay. Ayan po. So hindi po minamasama na mag-speaking tongues. Pero like po sa ating ano. Sa kaayusan po. Kasi mamaya nag-staking task ka dyan. Nagsalita ka rin tatipang makeup. Yung katabi mo hindi na kaintindi. Ano ma? At the same time, ano ka? Parang distraction po. So sabi nga doon, sa kung ikaw pagsalita ka rin, gamitin mo yung kaisipan mo. Yung isip po natin. Kung ba, makukontrol lang po natin yun. Ay, kaya pa natin yung control nga. Pero bibihira po. Nakakapagsalita po ng ano? Ng speaking of tongues. Bibihira po yan. Okay? Kaya iba sabi nila pinag-aaralan na hindi po totoo yun. Hindi po pinag-aaralan ang speaking tongues. Kasi kusang lumalabas po yan. Kusang ibinibigay po ng ating manifestation. Kaya nga tiyatawag po na spiritual gifts po yun. Okay? Mula sa banal na spiritual. Ano pa ang pangalawa? Natanggap nila ano? Not paid to be born. Mga lagad. Kapalaman po. Yung po ang kanilang natanggap na pangalawa na naranasan po nila. Okay? Kasi po si nung that time, yung sila po ay ano, nangangaral, pinagbawalan po sila ng mga ni Haring Herodes. Okay? Ipinakulong pa nga sila nun, sila Pedro at si Juan yata ang kasama niya dun eh. Okay? Sa Action, chapter 5, verse 29. Okay? Na kung saan, sinong susundin ko? Ang Diyos o ang tao. Tayo, meron ba tayong ganda tapangan? Mangyayari ng Evangelism po lang sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kung sakali pagbawalan po tayo yan, brother, bawal mga lang yan. Bakit? Meron COVID. May permit ka ba? Ang gagawin natin ngayon. Okay? So, sa biyaya mo ng ating malakas, syempre, by prayer, okay? Para maging success yung ating gawain. Pag-evangelism po natin. Pero kung sakali man na tayo, na mangaral po tayo dyan, okay? Kung tayo pagbawalan, anong gagawin? Kung nagkatanong mo dyan, anong gagawin ko ngayon? Well, for example, ako na kasi dati, nakakala ko sa MacDo eh. Prisoner na lang kasi walang patigil sa akin. No? Okay? Sa biyaya natin mahalang Panginoon. So, by prayer po. Kasi anytime po, ang kaawit po natin, pwede nga po. Gumawa ng kapamahalan. Okay? Pero nagawa lang po yan, na Pedro at Juan, na ipaglaban ang kanilang pananampalataya na magkaroon sa ilang katapangan, ipahayag ang kaligtasan, ang salita ng Panginoon dahil sila po ay napuspos ng Panginoon. Okay. Tayo, naranasan na po ba natin? Okay. Ako personally po, naranasan na before. Okay? Na yung sa akin, unang sigaw ko yata sa ano, sa paligid, sa karangalan market po. Although bago pa lang pa ako na sumisigaw sa paligid. Pero parang ako lang natin mag-isa lang nun eh. Pero may makasama ako, pero hindi sila mga available kasi meron po po yata something else. Okay. So sabi mo, bakit na napagsalita ako ng ganun sa pamaraanan? So sa tingin ko, pagkilos ng banal ng Espiritu. Kasi kung sa sarili ko man lakas, hindi ko po magagawa. Kung aasa ko sa lakas ko, di ba yung mga mag-evangelism? Kasi actually, di ko pong makilala sa palengke na pakasabit. Uy, may mga katabaho pang nakatira sa karangalan po. Paano ginagawa niyan? Okay. Ikaw nga dyan sa trabaho, ganito. Pero kung wala po tayong katapangan mula sa ating mga Pinoy, hindi po natin mga Pinoy. At praise the Lord, dahil meron kayo niyan ngayon. Bakit? Meron kayong tapa ngayon na ipaglabang po ang inyong pananampalataya ngayon. Bakit? Kasi nandito po kayo ngayon. Wala po kayo sa mundong ginagalaw po natin. Okay? Wala po sa magulo sa mga material na bagay. Kasi marami po tao ngayon nag-handala sa mga Christmas party. Sa mga mall, okay? Mga nakatanggap ng bonus, ayun, napinag-handle kung ano yung ano, susunod sa business party, namimili na, okay? Nakalimutan nila yung pinaka-ano, ang pinaka-essence ng kapasipan. Okay? Na dapat si Jesus na kinatagahan-tagahan, hindi ako mga sarili, okay? Iba naman yung anak, nag-intend ng Pasko, nung yung pamasaran ng nino, okay? Pero hindi nyo po yung mga umaasang katanggap ng mga ano, ng regalo. Sad to say, hindi po kayo may kaarawan. Okay? Okay? Sa mga inanak ko, hindi po kayo makatanggap na regalo kay Ninong. Okay? Kasi Ninong birthday, si Jesus po. So,
So Jesus po ang bibigyan po natin ng regalo ngayon. Okay? Ayan po, Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Siya lang po ang nagpapagkismo sa atin. Upang tayo po ay magkaroon po ng katapangan na ipahayag ang kanyang mabuting balita. At hindi lang po dapat dito, kundi sa ating kapwa, especially sa ating, po, sa ating sarili. Ako, nagigilt din po ako kasi sabi ko nga, sa tinutungo sa mga Bible study, sa mga hindi ko karaanong hindi ko magkaraano. Bilang, sa mga tinutungo Bible study, sorry, wala man din mamulang ng relasyon eh. Tama. Ang lakas na nilang mangaral magturo sa kanilang salita ng Bible. Pero sarili ng pamilya ko po, ay hindi mo. Yeah? So nakakalungkot po, so, sabi ko nga, and I pray na time welcome naman kasi may tama-tama kay kanya-kanyang panahon tayo, may time welcome. At praise the Lord kasi yung kapit ko sa interview, right, nakatanggap din po siya ng kaligtasan po kasi yun nga lang, dumang po siya ng sakit niya dialysis. Kasi yun, kapag niya dialysis, pumunta sa hospital, nawang po ng COVID. Right? Nagka-COVID po siya at nangyayon po ng oxygen. Po sa biyaya po ng Panginoon. Right? Siya po ay kanyang pinagaling. Gumaling po siya sa COVID. Kasi kung hindi niyan po natin, yung kanyang physical pangatawan, yung may sakit, ang ano ba yung binabawas ng tubig, every 4 hours po, dalawang litro po ang binabawas niya sa kanyang physical pangatawan. Yung parang give and take, meron kang ipinapasok kanya, pero kanyang nilalabas. Yung pinapasok mo sa kanya, yung malinis na tubig, meron kasamang gamot. Huwag na nandito natin, kung wala po ang kabutihan ng ating mga anak na ito, malabang makasubay po siya. Kasi bakit? Mahina po kanyang physical pangatawan. Yung katawan niya, kumayat siya kasi yung pagkain niya, limitado lang. Maraming bawal lang ang pagkain. Buti lang si Father Bear na karan, di ba? Na naturuan din. Okay? Ayan. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Siya lang po ang meron pong access na tayo po baptismo sa Holy Spirit. Kaya tayo po, pag tayo po nangaral, yung sabi nga ni Pastor Amin yung sahay kanina, sabi po, umisama sa preacher mo yan, okay? Sabi niya, parang encouragement sa akin. Andiyan ang Panginoon, kasamahan ka niya. So tayo po, okay? Ganyan po tayo. Kung tayo po naiiyak na magbahagi ng salita ng Panginoon sa ating mga sa ating kapatid, kaibigan, kapamilya, dahil nakita natin ganyang kalagayan, kung sabi natin, ako isa sa pinakaano kung ba't naiiyak akong, aminin ko po, na, kasi yung parang, ako kasi pinakabunso sa amin. At natuturuan po kahit sa akin. Diba? At sila pa nagdala sa akin sa pagiging, Roma. Pero sabi nga, sa biyaya ng Panginoon, sabi ni Sir Jovi, kapag pinipipray niya, sabi niya, yung maranasan kong banal ng Espiritu, yung tapang, may bahagi ko rin po yung, yung salita ng Panginoon doon po sa mga kapatid ko. Okay. So, tayo welcome po. So, sa inyo po, ganun po sa atin yan. Tayo welcome din po. Di ba po tayo magsawa at ipagtanalan po natin mga ating kamag-anak. So, salamat po sa mga kapatiran po natin na yung pamilya nila, yung kasama-sama ang mag-anak na naglilikod. So, totoo lang po, naingit pa ako sa mga ganun. Pamilya, okay? So, sa biyaya po ng banta, welcome po. Ay, kaya rin, tayo welcome din po mga kapamilya, kamag-anak niyo po na hindi wala pang pagkakilala sa Panginoon, ipag-pray niyo po. Okay? Kung malaya man sila, meron po magpapadala. Okay? Magpapadala po ang ating mahalapan ng Isus upang sila po ay makatagot ng kaligtasan. Pakibatalizer. Ayan, pang-apat ng puntos po natin. Jesus is the Son of God. Amen? Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Bakit? Kasi nakita niya sa kanya, nakita niya mismo yung palatanda na ibigay sa Panginoon. Yung kalapati ng buha sa kanya. Diba? So yan yan. Sabi niya, siya ay anak ng Diyos. At the same time, yung mga alaga din po, binigkas din po nila yun. Siya ay talagang tunay na anak ng Diyos. Okay. Yung po ang sinabi ni John the Baptist po, Jesus is the Son of God. Tayo po ba? Naniniwala ba tayong Panginoon na anak ng Diyos? Amen. Okay. Parang patahanan niyo po. Okay? Kasi bakit? Siya kasi yung access lang po natin. So walang iba. Walang ibang ibinigay ng pangalan kundi si Jesus lang po. Okay? Ano po sabi ng Matthew chapter 3 verse 16 to 17? At ang mabautismo ang si Jesus, pagdakay umawan sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang
kalapati. Yan ang. At lumalapag sa kanyang. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, si God the Father pang salita niya, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos kong kinarulo na. Okay? Ayun po. Tayo po ba? Okay? Nagagawa po ba natin na makita sa ating buhay? Kasi Jesus, the Son of God, ay nasa atin, nasa ating puso, nasa ating isipan, nasa ating pamumuhay. Asamin po natin na makita mismo sa atin. Gaya ko si John the Baptist, okay? Na siya nagpapaturo na nakita ko si John, si Jesus bilang anak ng Panginoon. Sa ating ganyan po tayo. Dapat makita rin po sa atin si Jesus. Dapat nag-reflect po sa atin. Dapat po tayo bilang isang Kristiyano, tayo po ang magsibing asin at ilaw sa mundo ito. Amen? At kung hindi po hindi natin magawa yun, balikan natin ng birth ng pangatong punto sa atin. Manalangin po tayo na bigyan po tayo ng kapangyarihan na mangaral sa biyaya natin. Mabautismo po tayo. So hindi po lahat ng Kristiyano ay nabautismo na po sa banal na Espiritu. Okay? Individually, kailangan po. Nawa, and I pray na maranasin. Ako rin po, kaya-pray po na maranasin ko muli yung pag-iisang banal na Espiritu. Kasi pag yung kasi yung puspos ka ng banal na Espiritu, katot nila, ano nila, Pedro. Ito kasi yung banal na Espiritu, pag tuwing tubig po ba, na bakit yung pastor may tunakaraan ng kanyang preaching, di ba? Kapag isang puno ng tubig, pag buhos ng tubig, buhos ng tubig, ano makapansin mo yun? Kumahapaw. Ganun po din tayo. Okay? Kapag nabautismo ka din sa ating mga Jesus, ng Holy Spirit, hindi mo mapipigilan sarili mo na mangalat ang mangalat. Hindi mo mapipigilan yung sarili na umatid yung mga gawain. Hindi mo mapipigilan na dumalo sa mga Sunday service. Okay? At yan, Jesus is the Son of God. Okay, mga Teresa. 2 John 3:16, yan po, alam na alam po natin yan, di ba? Sapagkat kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak, okay? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon po tayo pumabalik sa Bible, palik po tayo. Okay. Palik po tayo sa unang puntos po natin. Through Jesus Christ, sa pamagitan po ng ating pananampalataya, ay magkaroon po tayong kaligtasan at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po ang sinabi ni John D. Bilalik po. Through Jesus Christ, ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Diyan natin kasi po tayo sa tiyak na kapahamakan po. Okay. At siyempre tayo bilang isang Kristiyano po. Parang patahanan po natin. Kasi marami pong sekta na ayaw pakilalaan si Jesus Christ bilang isang Diyos. Sabi nila, tao lang. Sabi nila, propeta lang. Okay. Pero malinaw na malinaw po dyan, okay, sa ato pong binasa kanina, si Jesus is the Son of God. Siya ang Diyos noon, ngayon, at mapakailan. Siya ang dakila nating manubutos. Siya ang nagbabautismo sa atin sa banal na Espiritu. Okay? So, doon po tayo magtapos. Balikan mo po, ating apat na puntos po lamang po yan. Jesus is our Redeemer. Amen? Siya ang ating dakilang manunubos. Jesus is the omnipresent God. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Jesus is the Son of God. So yan po, panampalatayan niyo po yan. Si Jesus po talaga ay totoong Diyos. Amen? At mapalad po kayo once again. Then nalaman po natin. At mas lalo natin na kung alala po yan, ilan lang po lang yan, okay? Sa kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. So, actually, marami po yan. Okay? So, yan po yung apat na po yan sa tingin ko ay napakahalaga po para sa atin. Bilang isang Kristiyano, dapat tanggapin mo sa ating buhay na si Jesus talaga ay namatay para sa atin, para matulos tayo sa ating mga kasama. Si Jesus ay omnipresent ka. Anytime, anywhere, pwede po tayo makakit sa kanya. Siyempre, asamin po natin ang tayo ay about this month sa banal na Espiritu. Sa biyaya po ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, kilalaanin mo si Jesus as the Son of God. Kaya di ba pag ano yan yung sa pagpapatanggap, dinakatiyan yan, dinawawala po yan. Okay? Praise the Lord. Sige po. Tayo po natin tumayo. Palakpakan po natin mahal na Panginoon.
Let us pray po. Hallelujah. Yes, Jesus. O amang banal at takilat, yun sa pakainoon kami po ay nagpupuri. Pasalamat o Diyos sa iyong ginawa sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa mga salita mong nahayag sa umakit na panagyan. Pagpalaan mo, Diyos, sa mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Ako sa aming panagyan na pinatutuhan mo, Panginoon, sa pangbagito po ng iyong mga salita. Kasi Jesus, ang aming Panginoon Jesus, siya po ang aming dakilang manunubos. Hallelujah. Siya po ang omnipresent God, Panginoon God. Hallelujah. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos na siya nagbabautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon God. Siya ang Diyos na anak mo, Panginoon God. Iisang anak mo, Panginoon God. Lord, pagpalain mo, God, ang mga salita mong nahayag sa umagin, Panginoon God. Hallelujah. Ito po ay may dream sa mga puso, sa aming kisipan ng Diyos. At makita mismo sa aming mga bulan. At tulungan mo kami, O Diyos, ito po ay may bahagi rin po namin sa ipong mga kapatiran, sa ipong mga kapatid, sa ipong mga kaibigan, sa ipong mga kapag-anakan, na wala pang totoong pagkakilala sa Diyos. Lord, hallelujah, ang pong ipinapanahin ang baptism of the Holy Spirit. Lord, iparangas mo sa aming Diyos ang kapuspusan ng banal na Espiritu pagkat upang ipangaral ang iyong mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong nangailang pa ng kaligtasan ng Diyos. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos sa mga salita mo. Pagpalain ito sa mga buhay pagkat. Kaya mo Diyos, hallelujah. Sa umagin na panigan, ay kailang po ang makubira ang kaligtasan ng kaligtasan. Sa ilang pong katastas ang papuri, pasalamat pagkatila. Ngayon sa pangalan ni Jesus, at ang sabi ng Amen. God bless you. Lord to God, praise the Lord. Thank you po sa napagandang mensahe, brother. At ito ay isang hamon nawa sa bawat sa atin na dapat tayo ay nagustos ng Espiritu. Kumbaga sa buhay natin na hindi lamang puno o kalahati, dapat nagutumapaw ang Holy Spirit. Amen. Amen. At tayo naman po ngayon ay dadako sa ating isang napaka gandang ano, no, yung paglilingkod natin. Isa sa mga paglilingkod natin sa Panginoon ay yung pagbibigay, no, bilang pagsamba natin sa Lord. Di ba sabi sa if you love without giving, you can give without giving, but you cannot love without. You give without loving, you give without loving, but you cannot love without giving. Yon, nalito ako pa rin. Tama na wala rin, so, may hamon po ang banal espiritu. May hamon pa na. May hamon po ang salita ng Diyos sa atin sa bangin po sa pamamagitan ng kawikaan. At nagsasabi po dito sa chapter 11 verse 24. Natanong lang po ako, gusto nyo bang yumaman? Siyempre, amen, diba? Sino po gusto maghirap? Ayaw natin maghirap. Siyempre, gusto natin yumaman, gusto natin sumagana. Pero ano ba yung sikreto sa pagyaman?